Hello mga ka-Spike! Welcome to Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan. Ay, ewan ko na po talaga sa inyo, PNVF. Gumawa kaya kayo ng GC dahil napakagulo nyo po. Isang araw matapos paasahin ang volleyball fans na dalawang team na nga ang ipapadala sa paparating na Asian Women's Club Championship sa Nakhon Ratchasima, Thailand, isang PNVF official na naman ang nagsalita na di pa aprobado ang galaw na ito. Si PNVF President Tatsu Zara nga mismo ang nagsabi na dalawa ang ipapadalang kuponan ng bansa sa torneo bilang commitment nito sa Asian Volleyball Confederation. Pinangalanan ni Suzara ang 22-woman National Women's Volleyball Pool na hahatiin sa dalawa at dadagdagan pa ng apat na bagong pangalan para mabuo ang dalawang team na magsisimula ng ensayo sa September 1. Ngunit ang pinuno mismo ng PNVF National Teams Commission na si Tony Boy Liao ang tumabla sa pahayag na ito. Ayon kay Liao, tanging suggestion lamang ang ginawa ni Suzara at hindi pa ito naaprubahan ng PNVF Board. Sending two teams from the national pool was just a suggestion made by Tatsu Zara, the president of PNVF, because according to him, the Philippines should send two teams, ani nga ni Liao sa isang report ng Daily Tribune. That has yet to be cleared formally because the executive board will be the one to approve it. Nakatakda nga mag-meeting ang PNVF Executive Committee para pag-usapan ang suhestyon ni Suzara. Bago nga tayo mainis ng todo, siguraduhin na nakasubscribe ka na sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan. I-like at i-share ang video. I-on mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa latest nating content. Yung mga ganitong galawan ng PNVF ay isa sa mga malalaking dahilan bakit di nila makuha ang tiwala ng Pinoy volleyball fans. Bumabagsak na lang lagi sa he said, she said ang drama ng mga opisyal ng pambansang asosasyon. Ang malala pa dito ay tila di sila nag-uusap ng personal at nagtitirahan na lang sa pamamagitan ng paggamit sa media para iparating ang mga plano nila para sa volleyball sa bansa. Sa usapin ng pagpapadala ng mga kuponan sa Asian Club Championship, malaking tanong na nga kung bakit national team ang isasali natin dito. Club Championship ito, ibig sabihin mga team sa mga mother league nila sa bansa ang kasali. Ang Thailand at Kazakhstan ay may tig dalawang club na kasali, habang ang Iran naman ay magpapadala ng isa. Pero wala sa tatlong bansang nabanggit natin ang magpapadala ng buong national team. Kahit ang Supreme Chonburi na isa sa mga pinakamalakas na team sa Thailand at napanood na nga natin maglaro ng live, ay meron lamang apat na member ng national pool. Habang ang Nakhon Ratchasima VC ay mayroong Chachoon Moxley at dating teammate ni Eliza Valdez na si Nuknik Jaisen. Walang dulot sa FIVB Senior Women's Ranking ang pagpapadala sa Asian Club Championship at hindi makakatulong to sa pagpapaangat ng pagkalugmok natin sa number 117 sa latest rankings ng FIVB. Tanong rin kung sino ang gagastos para sa pangalawang team na ipapadala. Sana naman mahiya ang PNVF sa Ribisco at baka sila na naman ang paggastosin nito sa mga trip nilang pagsali sa competitions na di naman dapat nilalaroan ng national team. Higit sa lahat, anong klaseng mga kuponan ba ang ipapadala natin sa torneo na ito? Oo, malaki ang bilib at tiwala natin sa mga player na nasa pool. Pero natigil ang kanilang ensayo at bibigyan lamang ng 4 linggo para maghanda sa isang kompetisyon na may malalakas na kalaban. Hindi biro banggain ang mga club teams ng Thailand na second at third placers sa domestic league nila. Pareho namang may European imports ang Altai at Jetty Zoo at syempre hindi rin naman papahuli ang Iran. Ang tanging panalo ng Pilipinas sa pagsali dito ay ang exposure at experience na makukuha nila sa paglalaro bilang dalawang koponan. O diba yun din mismo magulo kasi di naman malinaw kung babalansihin nila yung dalawang team o magiging team A at team B ang dating ng pagsali natin dito. Masaya tayo para sa mga player na gagawin na ang kanilang debut para sa national team. After all, pangarap ng bawat atleta na mai-represent ang kanilang bansa sa international competition.
bawat isa sa kanila mula sa pinakamatanda na si Rhea Dimakulangan hanggang sa pinakabata na si Det-Det Pepito ay deserve na maglaro para sa bayan. Ang nakakalungkot lang ay sana alagaan naman ng PNVF ang mga ito dahil hindi biro ang sakripisyo na ginagawa nila sa ensayo. Nahihiwalay sila sa kanilang mga pamilya at yung mga bata pa ay naaapektuhan ang pag-aaral. Sayang kung simpleng komunikasyon lang ay di magawa ng mga tinaguri ang leader natin ng tama. Kayo mga ka-Spike, anong masasabi nyo sa bagong sigulot na naman ng PNVF? Tara at pag-usapan na yan sa baba. Salamat at kita-kita tayong muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fans.